Kevin Haney may bagong teknik, Gio Santissima hindi alam na bumagsak kalaban, may minsay sa mga haters at 4 alas 150 pounds ang bigat. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel para parati kang updated sa mundo ng boxing gaya nito. So sa bagong training nga ni Devin Haney para sa inaabangan na rematch nito kay George Cambosos, ay makikitang pinag-iinsayuan nito ang pagbitaw ng mga malalakas na body shot. Mukhang balak ng banata nitong si Haney ng malulupit na body shot si George Cambosos sa kanilang rematch na gaganapin sa October 16 sa Australia para sa Undisputed Lightweight Championship. Talagang gusto ni Devin Haney na pabagsakin itong si George Cambosos dahil nga nakikriticize nga itong si Devin Ilong Haney na pillow-fisted lang. Sa madaling salita, magaling ang technique pero mahina ang suntok. Samantala, sa isang interview nga courtesy ng Pauka Sports ay nabanggit nga ni Gio Santissima sa kanyang kakatapos lang na laban na hindi niya alam na bumagsak ang kanyang kalaban at hindi niya din alam na sumuntok pala siya. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon. Nagbigay din ng pahayag si Gio Santissima sa mga bashers. Nagpasalamat nga ito sa mga bashers dahil kung wala daw ang mga fans at bashers ay wala din ang mga boxers. Salamat pa din kami sa inyo kasi kayo nang bibigay ng inspirasyon. Kahit may nagbabas, laban lang kasi alam naman natin na kung wala kayo, wala din yung boxing. So magandang balita nga ito na sa wakas may Pinoy na nanalo sa Japan. Bagamat si Gio Santissima lang ang Pinoy na nanalo, ay isang malaking inspirasyon pa rin ito sa mga Pinoy boxers upang magpursige na manalo lalong-lalo na sa Japan. Dahil tila ba ginagawa na lang pataba sa records ng mga Hapon ang mga Pinoy boxers. Dahil 30 loss streak na ang mga Pinoy sa Japan bago pinutol ni Gio Santissima ang sumpa. Sa kabilang banda naman mga sir ay nabanggit nga ni Jason Casimero sa kanyang live na kaya daw malakas ang mga suntok ni Cuadro Alas ay dahil ang natural weight talaga ni Cuadro Alas pag walang laban ay umaabot ng hanggang 150 pounds. Tapos ay lalaban lang nga ito sa 118 pounds. Kaya nga baliwala lang ang mga suntok ng mga kalaban sa kanya. Pagkatapos nga ng weigh-in ni Cuadro Alas ay magre-rehydrate ito mula 118 pounds at pagdating ng laban ay titimbang na ito ng almost 130 pounds. Malakas kasi talaga yung kamao ni Tatay. Hindi niyo lang kasi alam bakit nagtatanong kayo bakit malakas yung suntok ni Tata. Si Tata kasi umaabot ng 150 or 145 pounds. Oh. Tapos yung nilalabanan niya 118 lang tapos umaabot ng 150 145 pounds. Ganun po yung normal na katawan ni Otol. Kaya hanggang dito na lang mga sir. Maraming salamat po.